Yan, 3.3. Pin 5. 3.3. Ah, pin 3 pala. At saka si pin 5, 3.3. Yan. Tsaka si ito naman mga boss, ito naman yung nirepair natin. Pin 1. Yan, 3.3 din. Then, pin 3. 3.3, at saka si pin 5. Yan. Hello po mga boss, welcome po sa bagong tutorial ngayon natin ngayong araw. So ngayon ay mag-aayos tayo ng Raspberry Pi 3, yung Model B. Ang issue po niya mga boss is na overvoltage po siya, ito. Na supplyan po siya ng 12, accidentally na supplyan po siya dito ng 12 volts. Kaya nasira po yung ano niya, yung power management IC niya, ito. And check natin siya mga boss. Check natin kung try natin siyang supplyan kung ilap pa ba yung LED niya. So palagay ko hindi na kasi na overvoltage siya eh. So nasira yung niya mga boss, yung PMIC niya. So dapat palitan natin yun. And then check natin tong niya, tong fully fused niya dito. Check natin mamaya sa DMM natin kung nag-open ba siya or hindi. So dito mga boss, mayroon akong isang Raspberry Pi B din na version 1.2. So ito mga boss, okay to siya. So ito yung kukunan natin mamaya ng voltage, yung itong pin, puti pin headers niya. Dapat kukuha tayo ng check natin yung voltage niya. So i-compare natin dito sa sa CRAM. So yun mga boss. So ito, itong isa na to is okay to. Ito naman yung sira. Ito yung ayusin natin mga boss. Then ito, try natin to. Check natin yung voltage niya. So bago pala yun mga boss, kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe po at click niyo po yung notification bell at click niyo po yung all para mag-updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko sa channel ko. So ngayon mga boss, try natin check yung output voltage ng Pi natin. So gamitin natin siya ng digital multimeter. So ito, so supply natin siya ng 5 volts. So dapat tayo mga boss, maingat tayo sa pag supply ng power in niya dito. Baka kamili tayo 12 volts yung na supply natin, or kaya above sa 5 volts, so masisira na yung ano niya, yung power management IC niya. Kaya ingat tayo mga boss. So ito, 5 volts to, try natin. Yan. So nakikita natin mga boss, mapapansin natin pag okay yung Pi natin, ito, wala tong wala tong USB, wala tong SD card. Hindi ko siya niloadan ng kahit anong is Wi-Fi image kasi lang naman, for testing purposes lang naman siya. So try natin mga boss, yan, umiilaw siya yung red, so meaning power is okay. Then check natin yung mga voltage niya mga boss para makita natin sa yan. So ito mga boss, yung unit ito is okay. So working po siya mga boss. So ito, test natin. So sa pag-test mga boss, pakita lang natin sa sa yung niya, yung output ng mga GPIO pin header niya. So check lang natin dito. Yung pag-check natin mga boss, hit natin yung digital multimeter sa sa DC volt, yan, 20. Then yung black wire mga boss dito, 2, 4, 6, so yung 6 ground siya. Then itong yung dalawa mga boss, yung 2 at saka yung 4, dapat meron siyang out na 5 volts to. Yun, 4.95. So dapat 5 volts yan mga boss. Hindi kasi calibrated yung tester ko. So okay na rin yan kasi naman siya, malapit lang siya sa 5. Then ito yung 6 is 5 din. Yan. Same lang sila mga boss kasi ano lang sila eh, pareha lang sila ng connection. Then itong pin 1 mga boss dito, yan, 3.3 siya. Ito yung pin 2, yan, pin 3.3, pin 3, pin 5 naman, 3.3 pa din. Yan, dito
3.3. So yan mga boss, so meaning yan mga boss, yung pi natin is working siya. So okay yung output voltage niya, so nag-function yung power management IC niya, yung o kaya yung power regulator niya nang mabuti. So okay na okay po siya mga boss. So try natin yung sira mga boss. Punutin lang natin siya. Then ito, check natin. So dito mga boss, umiinit kasi siya eh. So yan, dead na talaga siya. So hindi ko siya papatagalin mga boss, so kasi umiinit, masyadong mainit yung ano niya, mainit yung power management IC niya. Ito mga boss to, pagitan natin mamaya. Ito yung sinasabi kong power management IC niya mga boss. Then yan, pagitan natin mamaya. Then check muna natin yung ano niya mga boss, yung polyfuse niya. Ito yung polyfuse niya mga boss. Yan, so nagtitrip to pag nag-overcurrent or may abnormal na circuit. So ngayon, ano naman siya, deads na yung ano niya, yung PMIC niya. So check lang natin siya. Oh, iba ba? Punta lang tayo sa continuity mga boss. Continuity, yan. Check natin. Ito pa lang siya. Check natin siya. So yan, working ba siya mga boss? So connected pa. So ngayon, check natin yung mga details niya mga boss. So pakita natin. Check natin yung kung saan tayo titira sa pagre-repair niya. At kung anong mga parts na, anong parts niya kailangan natin bilhin para maayos yung sirang pie natin. Yung issue niya mga boss is no power. So dito tayo mga boss. So ito na yung Raspberry Pi natin na ano, na i-repair ngayon. So ano muna tayo mga boss, discuss muna natin yung ano niya, yung power management IC niya at kung saan natin siya mahanap at saan natin siya mabibili. Yan. So ito mga boss, pakita ko lang ito, Raspberry Pi 3B version 1.2 within PRC. So issue niya is no power, damage power management IC due to overvoltage. So yan, ito yung ano niya boss. Yan, ito yung ano niya mga boss, dahilan kung bakit naging no power siya, kasi na-damage yung ano niya, yung power management IC niya. Yan. So bago yan mga boss, please subscribe to my channel and click notification bell and click niyo po yung all para maging updated tayo sa lahat mga videos na i-upload ko mga boss. So maraming salamat mga boss. So patuloy tayo. So ito mga boss, ito yung ano lang image ng ano natin, Raspberry Pi 3 na B model yan. So made in PRC mga boss yan. Ito Yoke ito, pero ano lang to siya mga boss, same lang siya lang ano ng PRC. So yung nakuha kong pick is Yoke. So same lang naman sila mga boss, same lang sila ng power management, basta model niya ay 3B. Yung ano naman B plus at saka RPI4, iba na rin yung ano niya, yung power management niya. So ito yung, ito po siya mga boss, ito yung ano natin, ito yung Raspberry Pi 3 natin. Then ito, overview lang tayo dito mga boss. So marami sa atin alam na to kung ano yung mga parts ano dito sa ano natin, 3B na Raspberry Pi. So yung 40 pin GPIO heaters and saka dito. So ang importante dito mga boss, kaya pinakita ko to kasi ito yung ano natin, switching regulator to. So ito yung circuit natin sa ano, sa power ng Raspberry natin. So dito lahat ng gagaling yung power na supply dito. So yan mga boss, then click tayo. So ito yung binilugan ko ng pula mga boss, ito yung power supply section nya. So kung nakikita natin dito, nandito yung meron ako yung schematic dito sa gilid to, dalawa. So itong U16 mga boss, ito sya, BGA to na IC. So ito maliit lang sya. So sinasupply nya is yung ano, yung BDD core natin. So 5 volts core yung in niya, tapos mag-out siya na patungo sa BDD core natin, yung core ng ano natin, ng Raspberry Pi, yung sinasupplyan niya. Dito naman mga boss, ito yung pinakanin natin na ano natin ngayon, topic itong U3, itong PM2306 na IC niya. Ito po siya, ito, tingnan lang, ito siya. And then ito yung ano niya, schematic niya. So kung enlarge natin to mga boss, so para makita natin, tingnan natin to. Yan. Then zoom in natin siya. So galing dito yung power niya sa USB. Yan, papunta dito polyfuse. Ito yung polyfuse niya mga boss, resettable. Then diyan mag-in siya diyan. Tapos yung 5 niya out dito, papunta yan sa ano natin, PMIC natin dito. So mag-out siya dito mga boss, dalawa. Yung in natin is 5, so yung out na is 3.3 at saka 1.8 volts. So yan, boost by inductor yan. And then yung isa naman mga boss, ito
So, di ko alam kung sira din to or hindi. Basta yun na lang natin yung ano, yung palitan yung PM2306. Baka okay lang to. Kung ayaw niya, so ito naman yung tirahin natin. So, una to mga boss, ito lang yung pinakauna natin. So, overview lang, ito yung schematic ng Raspberry Pi. Pero hindi ito kompleto mga boss. Yung kompleto ng schematic niya is yung compute module talaga. So, ito is pa, ano lang to. Bali, summary lang ng schematic niya. Yan. So, dito natin makikita yung schematic ng power management natin. Dito. Yan, ito po siya. So, balik tayo doon mga boss. So, ito siya. And then, click natin yan. Enlarge natin siya. Sinam ko siya mga boss yan. So, nakita natin dito mga boss, yan, meron siyang dot. So, pag tinanggal natin to at pinalitan natin ng bago, dapat ganyan pa rin ang position niya. Ganyan yung pin configuration niya. So, ibig sabihin yung may dot mga boss, ito yung number 1 niya, pin 1 niya. So, dapat di siya magkabaliktad kasi pag nagbaliktad niya mga boss, hindi siya gagana. So, ito po yung ano niya, power supply circuit niya mga boss. Yan, pinakita natin kanina sa schematic. And then, ito naman yung papalitan natin mga boss, itong power management IC niya. Yan. So, meron nang nabibili nito mga boss sa ano, sa AliExpress. So, ito yung ano niya mga boss. Ito yung details niya. Ito yung data sheet ng IC na yon. So, ito po siya mga boss. So, dual step down converter po siya. Yan. So, yung dito, yung supported ng mga boss na range na input voltage is from 2.5 volts to 5.5. So, exist ng ano na dyan, 6 volts na yan o pataas. So, madadamage na yung ano natin, yung IC natin. So, dito naman mga boss, yung dual output niya is 3.3, 2.8, 2.5, 1.8, 1.5 at saka 1.2 volts. So, yung gamit natin sa ano, yung ginamit natin sa Raspberry Pi natin, yung ginamit is 3.3 at saka 1.8. Yan. So, nakita natin dito mga boss. Sa diagram yun po siya, 3.3 at saka 1.8. So ngayon mga boss, balik tayo dun. So ano to mga boss, ito yung data sheet ng ano natin, yung PM2306 na power management IC. So balik tayo dito mga boss, click natin. So ito mga boss, ito yung picture niya. Yan. So nabibili to mga boss sa AliExpress. So click natin to, tingnan natin. So, nagtingin-tingin ako sa internet mga boss. So, meron naman palang ano, nagbibinta nito online yan. Sa AliExpress meron. Meron din sa lcac.com pero naka-order ako mga boss dito sa Ali. So, ito po yung price na $8.5 per lot. So, yan. 10 pieces per lot po mga boss. So, di na masama. So, walang siya. Di naman siya masyadong mahal kaya binili ko na lang. Yung binayaran ko lahat mga boss is parang 800 ata yon, plus shipping na yon. So mura lang mga boss, so lagay ko sa description ng link nito mga boss para sakaling meron kayong mga sirang RPI na ganito yung power management niya, yung 3B. So meron tayong source niyan mga boss, makabibili tayo ng ano niya, yung parts niya. So balik tayo dito. So yan lang mga boss, so, ito lang yung try natin. So patuloy tayo mamaya, patuloy tayo yung tatanggalan na natin yung ano niya, yung power management IC niya at papalitan natin ng bago. Ito siya mga boss, yan yung ito na po siya, titignan natin. So 10 pieces siya mga boss, so meron tayong spare. So pag successful to mga boss, so maaari kayong mag repair din yung mga Raspberry Pi nyo. So ito yung IC niya. Yan. So, close up natin. So, magtatanggal tayo mamaya nito ng isang mga boss at saka ipapalit natin dito. So, yun pala mga boss, yung gagamitin natin na, ano, na tools dito sa pag-repair is yung hot air. Dapat meron tayong hot air kasi hindi natin matatanggal yung SMD na device na to kung wala tayong hot air mga boss. So, meron ako dito hot air, yung Sugon P868D na model. At saka gamitan din natin siya ng mga boss yung to, flux yan. So kasi para madali matanggal yung ano natin, yung power management IC natin, yung SMD na components na yan, magagamitan natin ng flux mga boss. So pakita ko lang yung ano niya, yung ano ko dito yan, yung hot air ko yan. So yun yung gagamitin natin sa pagtanggal ng yan. Yan mga boss, tanggalin na natin siya to. So
lagyan natin siya una ng flux. So, yung titirahin natin mga boss, remember ito yung power management IC niya. Yan. Ito. So, lagyan natin siya ng flux. Yan. Focus lang natin. Yung mga link ng tool mga boss, lagay ko lang sa description para sakaling mag-refer kayo at gusto nyong bumili ng mga tools. Link na meron kayong pagtignan ng tools na gusto nyong bilhin. Ito siya mga boss. Yan. Lalagyan natin ulit mga boss pag ano kulang siya. Yan siya mga boss. So yung ngayon, tatanggalin na natin siya mga boss. Gamit yung hot air natin. Ito. So yan. Focus lang natin sa ano, sa IC. So abuin natin na matamaan to kasi plastic to mga boss. Baka masunog. Yan. So medyo matigas na mga boss kasi yung ano niya, yung gitna ng IC nito is mayroong solder. So makapal yung solder parts niya doon. Kaya ano, mahirap din siyang tanggalin. So naka-ground pa mga boss. So tsaga lang tayo mga boss, matatanggal dito. Focus lang natin sa kanya. Try natin. So wag mabahala mga boss na ano, na masyadong mainit yung ma-overheat yung ano natin, yung IC na tinggal natin. Kasi ano naman siya, sira naman siya eh. So kailangan siyang maano. Yun. So yan mga boss, natanggal na natin. So yan, yun sinasabi ko, ang gitna ng IC niya is, ang gitna ng IC is ano, nakasolder din. Kaya medyo matigas talaga siya. So ngayon ito siya, ito na siya mga boss. Yan. Tanggalan natin yung power management IC niya. So papalitan natin to. So focus natin. Pagpapalitan natin siya. Oops. Masyadong mainit. So mag-ingat kayo mga boss kung nagtanggal kayo nito yung kamay kasi napakainit, baka mapasok kayo. So yan na siya mga boss. Tanggal na. Ngayon try natin ano. Try natin siyang lagyan ng bagong IC. So ito yung nabili natin mga boss yung kanina. So ito siya. I-open lang natin. Oops. So yan. Siya nga pala mga boss to. Meron siyang ano, meron tong meron pala tong ato indicator na dapat ganun din yung paglalagay niyo yan. Pag ganyan siya mga boss. So, focus lang natin. Yan. So nakikita natin siya mga boss yan. Medyo malabo na. So okay lang yan. Dito, tong part na to. Ito. Kung titingnan natin mga boss, meron siya pala tandaan na ano. Na yun yung pin number 1 niya yan. Pero meron siyang slot. Yan. So dapat mga boss, hindi po siya magkabaliktad na pagkalagay natin dito. So yan, note po mga boss, pag nagkabit tayo ng bagong ICs, meron po siyang ano, yung pin configuration niya. So yan mga boss, so ngayon papalitan na natin siya ng IC mga boss. Since tinanggal natin yan, ano, yung IC na dito. So linisin muna natin yung ano mga boss, yung tinanggalan natin ng IC. Yan, focus natin siya. Siya mga boss. Yan. So lilinisin natin to. Gamitan natin ng ano, ng soldering iron mga boss, pwede lang siya, at saka yung braid wire. So tanggalan natin siya ng ano, tanggalan natin ng solder, at saka palitan natin siya ng ano, bago pin yan. So ingatan nyo mga boss, dapat para ma-platen lang siya. So mag-ingat lang kayo mga boss, baka matanggal yung ano niya, pattern niya, yung PCB trace niya. Yan. Dito naman sa gitna. So yan.
ganyan na mga boss, and linisin naman natin, linisin naman natin ng ano, ng pag-cleaning. Yan, so alcohol lang yan, brush natin siya. Yan, para maging malinis siya mga boss. And then lagyan natin ng flux to. Lagyan siya ng flux. Tsaka solder. So bali ano to mga boss, papalitan natin, yung ano niya, yung solder niya. Kita natin ang bago. So maglalagay lang tayo dito. So ayan siya. Yan, yan din. Tsaka dito. So medyo na parami yung sa gitna, nagbawasan natin ng konti. But wala siya. Sakto lang. Ayan mga boss, ganyan lang. So palagay ko tama na yung ano niya, yung solder niya. So ayan. So lagyan natin ulit ang ano mga boss, ng flux, tsaka ilagay na natin yung bagong ano natin. Mas mabuti rin mga boss, wag meron kayong microscope. So so ngayon di pa natin ma-afford yun kasi masyadong mahal. Baka susunod na vlog mga boss, mga naka-micro na tayo. Then lagay ko na ito mga boss, check nyo lang. Dapat mababasa yung ano niya, yung number niya. So dapat nakaganyan yung position niya. Ganyan. At ganyan siya mga boss. Ganyan. So align lang natin siya. Align natin siya ng maayos para pag ano niya mamaya, pag mold ng lead niya is kakapi talaga siya. So ayan, sa tingin ko okay na yan. So ayan, hatkan natin siya ulit. Focus natin dito. Dito ka. Ayan. Ngayon, hatkan natin siya mga boss. Para didikit na natin siya. So ito. Okay, ito. Check na natin. So ganun pa rin mga boss, dandahan lang. So focus lang natin yung minay, yung minay sina ilalagay natin, iinitin natin. So yan mga boss, so sa tingin ko okay na siya. Yan. So check out yan. Tingnan na natin. Tapos na siya mga boss, check natin. Check natin siya kung nakadikit pa siya. Nakadikit pa talaga siya. So ayan mga boss, focus lang natin. Yan. So nakadikit naman siya. Yan. So okay na okay yung ano natin, pagka-rehit sa kanya. So ayan, linisin natin siya mga boss. Kanina yung gamit natin yung masyado pa siyang mainit. So ano lang muna natin, pa-cool down muna natin mga boss, baka ano siya. Yan. So yan. So ganyan lang mga boss. Ganyan lang pagtanggal lang natin ng ECD device. So mas malaking tulong talaga yung hotter. Tsaka mas maganda din pag meron tayong microscope. So napo-focus natin yung ano natin, target natin. So okay lang naman din mga boss kahit wala. So kita naman natin yan. Yan. So okay naman siya mga boss. So ngayon titis natin siya mga boss. So excited ako. So sana ma-okay na siya mga boss, para
ano, makatulong naman tayo sa mga merong sirang raspberry dyan. So, yung tips is ganun lang. Bili lang kayo ng component sa AliExpress, tapos ship nyo to Philippines. Mura lang naman mga boss, 8.5 USD. So, yung manabayaran ko lahat dito is around 800 lang plus shipping. Ngayon, check natin siya mga boss. Check natin siya kung okay na ba. Ngayon, check na natin mga boss. Sana gumana ito mga boss. Palagay ko gagana ito kasi bago na yung PMIC niya. So, ngayon, check natin. Supply na natin siya. Dapat mag-iro ito mga boss. Ayun. So, mira siya mga boss. Check natin yung ano niya. Yung voltage niya. Yung out sa GPIO pin natin. So, but, body ground siya mga boss. So, ito. Ano na ito. Dito tayo. So, una natin na check is yung 2-1-4 niya. Dapat 5 volts ito mga boss. Check natin. Ayun. 5.0 mga boss. So, working na working yung ano natin. Pag-repair natin. And then, yung 4 niya is dapat ano din ito. 5. Ito naman tayo sa pin 1. Dapat 3.2 or 3.3 ito. Ayan, 3.3. And then, pin 3. Same lang sila. Ayan. At saka si pin 5. Ayan. So, working na working siya mga boss. So, ngayon, confirm natin siya sa ano. Dun sa raspberry natin na check natin kanina. Ito. Check natin din yung output niya. Dapat same sila ng output. Ayan. Test natin. Compare na natin siya mga boss. Compare natin siya sa yung maayos na RPI. So ito, hindi natin ito na-repair kasi okay siya. So ito yung repair natin kanina. Tsaka ito naman yung na-repair natin. So talagyan ko siya ng power. Tatanggalin ko muna yung SD card niya. Baka mag-upload up siya. Ayan, dapat walang SD card mga boss para ano lang talaga siya. Power lang talaga siya. Power in lang. Ayan. So, upon shipping mga boss, test natin dito. Pin 1. Ayan, 3.3. Pin 5. 3.3. Pin 3 pala. At saka si pin 5, 3.3. Ayan. At saka si ito naman mga boss, ito naman yung nirepair natin. Pin 1. 3.3 din. Then, pin 3. Pin 3 at saka si pin 5. Yan. And then, ano naman tayo mga boss? Pin 2 at saka pin 4 niya. Ito, una natin. Pin 2 at pin 4, una natin yung ano natin, yung okay na RPI. 5 volts. Yan siya. 5 volts. Then yung ni-repair natin mga boss ito. Dapat meron din siyang 5 pinto. Ayan. Tsaka yung ano niya. Pin 4. Ayan. So ayan mga boss. So, working na working po na. Working na working po yung ano natin. Pag-repair ng Raspberry Pi. So malaking tulong mga boss yung ano. Yung merong nagbibenta ng mga parts niya sa ano online. Lalo sa AliExpress at saka sa LCAC.com. So meron pong mga available ng mga boss. So pwede tayo bumili doon. And then, i-repair natin yung mga sirang RPI natin. So, wag natin itapon mga boss. So, mapakinabangan pa naman. And then, sa sunod mga boss, yung i-repair natin is yung ano naman. RPI 4. So, meron ako dito. Sirang RPI 4 yan. Ito yung damage niya is, ano pa rin, over voltage pa rin. Nasupply din siya ng 12 volts. And then, nasira yung ano niya, power management IC niya. So, tingnan natin mga boss, yung power management niya is iba. Isa yun, isa ano, sa 3B na model dito. At saka RPI 4 na din kasi ito mga boss. So yung RPI 4 at saka 3B plus is same na sila ng ano ng PMIC. Yan. So malaki ito mga boss, maraming pin. Yan. So sa sunod na video natin mga boss is ito naman yung i-repair natin. So abangan niyo lang mga boss.
Yan lang po mga boss, maraming salamat. See you sa susunod na video natin.